So ito naman yung kanyang water separator. So mapapansin nyo, merong kulay pula sa loob. Yan yung kanyang floater. Ito yung kanyang maximum para sa water. So kapag umangat kasi ang floater natin, ibig sabihin may tubig yung krudo natin. So kailangan natin siyang linisin, kasi ang tubig ay mas mabigat kaysa sa mga krudo. So iilalim yung tubig, angat yung floater, kailangan natin siyang linisin. So huwag na natin paabutin na umabot dito sa may kulay puti. Kailangan malinis siya agad. So iwasan din natin maitapon itong kanyang floater. Yan ito ang kanyang fuel filter. So ang fuel filter, pinapalitan niyan kapag pumapali ang makina. Yan kung halimbawa naglinis naman tayo na nagkaroon ng hangin-hangin o hinahangin yung makina natin. So wapasin nyo itong knob na to. Itong knob na maliit. Pipihitin lang natin yan paluwag, then pandarin natin yung makina hanggang mawala yung hangin ng makina. So hindi natin kailangan magluwag ng ibang tornilyo. Ito lang yung kailangan natin buksan. So kapag okay na andar ng makina, ihigpit lang natin pabalik yan. So pipihitin nyo lang ng kamay, guys. Okay, malambot lang sya. Ayan. Then ihigpit nyo lang kapag okay na andar ng makina. And then ito nga pala din yung kanyang salinan ng langis. Tsaka syempre, kailangan din natin i-check ang kanyang pan belt. Kasi pag maluwag ang pan belt, hindi dalawang maging cause nyan. Mag-overheat ang makina, tsaka syempre hindi magkakarga yung baterya natin. So kailangan na ma-maintain natin yung higpit ng pan belt natin. So kailangan araw-araw dun siyang kine-check.